Magandang umaga, panibagong trip naman po tayo sa battery na hindi kayang start ang ating motor. So, ilang araw ito hindi kumukuha yung start car natin. So, napag-isipan ko, lagyan ng solution yung tubig, yung battery. So, kanina naglagay tayo ng solution ng para sa battery natin, nag-add tayo. So, pinaandar natin, pinainit natin. So, nag-charge na. So, kanina nasa 12.24 something, no? So, hindi niya ikayang i-start ang motor natin. So, ngayon, no, ay kakabit natin at tingnan natin yung laman ng battery. So nasa 12.49, so dyan siya 12.49, 12.80, so kaya na niyang i-start. Tingnan natin, yun. So kaya pala hindi kumukuha yung battery natin kasi na-drain siya, no? So nag-add tayo ng solution sa battery natin kanina. So akala ko nga sira yung battery natin. So, yun na nga, napag-isipan natin na lagyan ulit ng solution. So, pinainit natin. So, yan, condition na. Problema nga ako, sabi ko, makapalit na ako ng battery. Kasi pala, na-drill lang yung battery natin. So, ito, okay na. Restart natin. Yan. Kailangan lang pala pagdating sa battery, kailangan hindi ma-drain yung battery natin. Pag hindi na mag-start yung motor, agad-agad titingnan natin yung tubig ng battery natin kung mayroon pa ba. Pag wala na, lalagyan at kargahan. Huwag natin hayaan ma-drain. Ma-drain masyado yung battery natin. Tapos patuloy pa natin ginagamit. Kasi yun yung cause na masisira talaga yung plate niya. So, kailangan pag wala na yan, hindi na yan kayang i-start, agad check muna yung battery kung may tubig pa. So, para mapanatili natin yung battery na mahaba yung life, no? Pa ng battery natin. So, yun naman po, panibagong update lang natin dito para sa mechanical, no? Kahit na pang sarili lang natin na motor, alam na natin yung mga tips para sa battery natin. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa ating Pintong Palad channel. Mabuhay po kayong mga subscribers na.